What's up? I'm with Clips TV. Tailoring, pattern, cutting, sewing tutorial. Kung bago ka lang dito sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang bell icon. Tuturo ko naman sa inyo ngayon guys ay kung paano sizing ng pattern. Small, medium, hanggang large. Step by step ko itong ituturo sa inyo manual na pag-sizing. So anong pinihintay mo? Samahan mo na ako. So ito na ang ating pattern, finished pattern tayo. Ito ang tinatawag nating mother pattern. So nandito lahat ng parts. So bago natin siyang i-grade ay pag-iiwa-hiwalayin muna natin ang back, tsaka front, tsaka ang manggas. At lalagyan na natin to ng allowance kasi pag nag-sizing tayo dapat ang pattern natin ay may allowance na. So, guhit lang tayo ng 2 inches. Ang lapad ng roller natin ay 2 inches. Para sa center front na allowance yan, sa ating pulo. Ang isa sizing natin ay pulo. Pulo ito ng guwa. Pang PNP ito. Uniform. So, unang isi-separate natin ay ang front. So, ayan, kukunin na natin yung kanyang front. Kailangan kasi pag nag-sizing tayo ay dapat ang isa sizing natin ay kumpleto na siya, may allowance. Para pag naglatag kasi sa cutting yan ay susundan na yung pattern. Dapat lahat ng tanda ay mayroon, bulsa. Tanda ng bulsa dapat nakalagay din sa pattern. So lalagyan na natin ang allowance sa side ay 1/2. Sa armhole, 1/2 din. Sa shoulder, 1/2 and 3/8, 1/4 hanggang 3/8 sa neckline. Sa laylayan, dahil ano to, amboy kung tawagin, semi-amboy lang ito, 5/8 lang nilalagay kong allowance dyan. Pero yung iba, 1/2. Depende kasi sa lapad ng pagkakatupi sa laylayan. So ito size small itong ginagawa natin na sizing, size small ito. Simula tayo sa size small. Rekat na natin, may allowance na siya. So yan na yung front. Ang susunod natin isi-separate ay ang back. So, tupi lang natin yung papel at yung guhit niyan dapat doon nakatapat sa tupi. Yun, yung guhit na yan doon nakatapat sa tupi ng papel. So, yung back natin ay ang labas sa taas naman. Susundan lang natin yan, yung pattern na yan. Tapos yung sa baba, yung sa taas na guhit. Ang mas mababa yun ang front. At tandaan din natin yung tax kasi ang style ng damit na to ay may tax sa likod. So markingan din natin yung tax. Tsaka yung yoke may marking din yan. Lagyan din ang allowance. 1/2, 1/2, 3/8 neckline, 1/4 hanggang 3/8. Sa laylayan, 1/2 hanggang 5/8 yun ang allowance niya. Sa inyo na yan. Ito ay size small ng back. So, yan na yung ating back. Ngayon, mayroon na tayong sleeve na ginawa. So, ito na yung sleeve natin. May allowance na. 1/2, 1/2. Sa laylayan, 2 inches ang allowance natin dyan. Kasi pang fold,
Yan, bawasan natin yung kabila ng 3/8, pinakamalalim niya na yan. Small din yan. Ngayon naman ay magsisimula na tayo mag-sizing. So ipapantay natin yung dulo. Tapos tatandaan muna natin yung dos na lapad sa taas. Tapos bababa tayo ng 1 half mula sa original niya sa small. Then itutulak natin ng 1/8. 1/8 lang ang tutulak natin. So guhitan na natin ng neck. Ang kaya 1/8 yan ang total kasi ng neck, naglalaro yan ng 1 half per sizing. Per size. So, malaki ng 1 half ang collar kaya 1/8 lang. Dinitulak uli natin ng 1/8, bali 1/4 na siya, ang nilayo na sa center. Para naman sa shoulder, per size kasi ang shoulder ng sizing ay naglalaro yan ng 1 half. Totally. So, 1/4. Tapos dyan naman ay bababa tayo ng 3/8. Baba tayo ng 3/8 dyan sa armhole. Pagkababa ng 3/8, ipapantay natin yung armhole. Ibababa natin yung pattern natin. Papantay natin sa guhit. Yan. Pantay na dyan. Tapos yung kailangan saktong 1 half lang dito ang inurong uli natin. Nagsimula tayo 1/8, 1/4, tapos 1 half. Yan. Para sa katawan naman yan. So, ayan. Kukortihan na natin dyan. Then, ibababa na natin yung pattern doon naman mamaya kung saan tayo nagbaba ng 1 half. Pagkatapos ng guhit natin. So, yan, itatapat na natin yung laylayan ng guhit ng 1 half na pinaba natin, yung haba niya, saka natin guguhitan. So, nakatulak pa rin niya ng 1 half kasi para lumaki yung katawan niya ng 1 half. Then, tatandaan natin yung bulsa. So, baba lang tayo ng 1/4 mula shoulder. Tapos, igigit na lang natin yung pattern. Base naman dun sa ginuhit natin. Nakagit na lang siya. Kurti natin na yung armhole. Then, i-connect na natin yung shoulder. Guhitan natin na yung dos. Diretso na natin yung guhit. Yung 2 inches. Na pang placket yan, pang fold. Yan ay medium na siya. So, ang gagawin susunod natin ay large. So, ang gagamitin naman natin pang size ay ito na medium na na ating ginawa. Yun naman ating gagamitin para sa large. So, pag nag-base tayo ng large, ganun din ang sistema. Kung paano ginawa natin yung medium, ganun din ang pagkakagawa natin sa large. So, napakasimple lang. Lagyan natin ng ano, tanda allowance 1 half. So, yan. Tapos na yung ating medium size. So, ganun lang. Ang large... Yan, papantay ulit natin sa harap. Din tatandaan ulit natin ng dos bago natin iurong ng 1/8. Ganun lang, parehas lang ang sistema ng pagkuha. Pero medium naman ang ginagamit natin pattern para sa large. So tapos na yung large, ito na ang ating medium pattern. So makikita nyo, lumaki na yung large ng 1 half. So, nag-iba na yung lapad nila. At ito naman yung ating small. So, ayan, may tatlong sizing na tayo. Kung gusto nyo pa magdagdag ng extra small,
So large naman, ay extra large. So large ang gagamitin naman na pattern para tumaas. So ayan, shoulder, 1/4 ang diferensya. At dito naman sa side ay 1/2 ang diferensya. At ganun din naman sa haba. Humaba ng 1/2 per size po yan. So ayan, yan ay tsura pag nakasizing na siya. Shoulder, 1/4 ang diferensya yung hinaba niya. Yung sa neck naman, na, ang hinaba niyan ay 1/8, 1/8 naman nilaki niyan. So, yan ang laylayan niya. Yan ang itsura. So, ngayon guys, punta naman tayo sa paano natin kunin naman yung yoke nito ng back. Mag-ano pala, mag-sizing muna tayo ng back. Ang pag-sizing naman ng back ay tutupi lang natin yung pattern kasi yung back natin nakatupi. So, ipapantay na, ay iuurong lang natin ng 1/8. Huwag natin ipantay. Yung kaurong ka agad siya ng 1/8. Saka natin guhitan yung leg. Nintanda lang dyan, then iurong natin ng 1/4. Pagkatapos ng 1/8, 1/4, tanda ka muna ng haba sa baba ng 1/2. Dagdag ka ng 1/2. Bago urong tayo ng 1/4. Pagka-urong natin ng 1/4, tanda na natin yung shoulder sa dulo. At bababa rin tayo ng 3/8 dyan. Ganun din sa kung paano natin ginawa yung sa front. So, ganun din ang gagawin natin. Bababa natin. Urong na ng 1/2. Yan. Pagka nasa sa armhole na tayo, uurong na natin ang body natin ng 1/2 para lumaki na ng 1/2. Katapos, pantay na sa laylayan kung anong haba nang dinagdag natin, ipapantay na natin yung pattern. Tapos, guhita na yan. Pantay sa pattern. Hindi na tayo magdadagdag ng allowance kasi may allowance na po ang ating pattern. I-korte na lang yung armor para gumanda ganda. Connect shoulder. Tapos yung yoke, parehas natin yung haba. Ngayon may guhit yan. Ang yoke nito ay nakapatong lang, hindi siya katanso, nakapatong lang siya. Hindi siya yung doble na putol yung body. Nakapatong lang yung yoke. So, tanda natin yung ano, igit na lang yung pattern para balance yung ating tacks. So, ayan yung back natin. Medium size na siya. So, ang susunod na natin dyan ay yung large. So, medium ang gagamitin natin yung pattern para naman sa large. So, ganun lang din ang sistema ng pagkakagawa. Palalakihin lang natin ng 1/2 sa side, 1/2 sa haba. Ang paano ginuha yung shoulder, ganun lang din para sa large. So, ayan na yung large, medium pattern natin, tsaka small. So, kumpleto na ang ating pattern. Kunin na lang natin yung kanyang ano, yoke. Gagawa tayo ng yoke. Yung sa likod na yoke, yung nakapatong. So, sa pattern na natin siya kukunin para siguradong sure ball yan, pantay, hindi siya lalapad, hindi rin naman siya liliit kasi susundan na natin yung pattern ng gupit. Din tandaan natin ang guhit, yung yoke, kung saan yung guhit ng yoke para pantay sila.
Yan yung ating yoke. At dito tayo maglalagay ng allowance pababa. 1/2 allowance. So, ayan yung ating back yoke. So, lahat ng size, ganyan din ang gagawin natin. Small, medium, and large. Then, isusunod natin na i-grade ay ang ating manggas. Yung sleeve. So, ngayon yung sleeve naman, paano natin i-grade yung sleeve? Panoorin lang ng maigi. Paano mag-grade ng sleeve? Ipapantay lang natin sa nakatupin papel at guhitan lang natin sa taas. Yung korte ng taas, guhit lang natin yan ng bagya. Then, lagyan na rin natin yung haba. Dagdag lang tayo ng 1/4 sa haba. Depende na sa inyo, iba kasi minsan 1/2 ang dinadagdag. So, itutulak natin ng 1/4 yung nasa ibabaw. 1/4 lang. And then, dun sa dulo ay dadagdag tayo ng 1/4. So, parang nasa gitna lang siya. 1/4, 1/4. Saka natin ikokorte doon sa dulo. Saka natin pantay naman dito sa magkabila at guhitan na yung korte niya. Yan. Tapos ibaba natin. Papantay natin doon sa haba naman niya. Mabato ng 1/4. Saka tulak natin siya ng 1/4. Tapos pantay natin yung guhit doon sa dulo. And then i-connect na natin. Tapos yung dos na topi. Guhit yan. Ayan. I-recut na natin. Yan ang ating medium size. Kasi yung pattern natin ay small. Ito naman ay medium size. So, paggawa ng large, ganun din ang gagawin kung paano natin ginawa medium. Ganon din natin gagawin yung large. So, ayan, nagkaroon na siya ng diferensya. Bawasan natin dito para sa kanyang front. Bakit may bawas? Ganon talaga. Mas malalim ang front. So, yun lang guys. Kung gusto niyo yung ating video, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Marami kayong matututunan dito sa ating mga tutorial. So, tapos na yung ating grading ng ating manggas yan. Mayroon na tayong small, medium, large. At nakita nyo naman nagbago siya. Lumaki ang dalawang size. So, good luck at maraming salamat sa panonood.